Humingi na ang tulong o humingi na ng tulong ang kampo ni Janelle Manahan kay Pangulong Noynoy Aquino para mapauwi na sa bansa. Si Ramona Bautista, isa sa mga suspects sa pagpatay sa kapatid nitong si Ramjan Revilla. Maaari na kasing arestuhin si Ramona kahit saan mang bahagi ng mundo. Ito ay matapos siyang malagay sa red notice list ng Interpol. Nagbabalik si May News to Go, si Julia Segovia. Si Ramona Bautista na umalis ng bansa ilang araw matapos ang pagkakapas lang sa kanyang kuyang si Ramjan Revilla. Nasa red notice list na ngayon ng Interpol o International Police. Ibig sabihin, maaaring arestuhin si Ramona saan mang bahagi ng mundo sa pag-asang ma-extradite ito. Isa kasi si Ramona sa mga suspects sa pagpaslang sa kanyang kuya at tangkang pagpatay sa kasintahan nitong si Janelle Manahan. Pero dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Turkey, kung saan pinaniniwala ang naroon si Ramona, may hiling na ang kampo ni Manahan. We will be requesting the assistance or the intervention of President Noynoy Aquino in petitioning or requesting from his counterpart, Turkish President Abdullah Gül, for the Turkish state to cause the deportation and repatriation of Ms. Ramona Bautista. Pero pagalma ng ina ni Ramona na si Janeline Magsaysay, may nakabinbin pa silang petition for review sa arrest warrant na inisyu laban sa anak. Bilang ina, masakit yon dahil tinuturing lang parang terorista yung bata, no? And at the same time, isang kahihiyan sa ating bansa ang ginawa po nila. Pinakakansela na rin ang passport ni Ramona sa Department of Foreign Affairs, alinsunod sa utos ng Paranaque RTC Branch 274. Whole departure order naman ang iniutos na ma-issue sa anim pangakusado sa kaso, kabilang si Ramon Joseph o RJ Bautista na kapatid din ni Ramjen. We can do it. We can finish this fight. We'll find justice for my brother and for my family. Ipinagpaliban na muna ng korte ang pre-trial para sa kaso ng pagpatay kay Ramjan Revilla at ang kampagpatay sa nobya nitong si Janelle Manahan. Kailangan pa raw kasi munang markahan ang lahat ng documentary evidence bago masimula ng aktual na paglilitis. Kaya naman ni-reset ang pre-trial sa March 15. Julio Segovia, GMA News.